So isang magandang umaga po sa inyong lahat mga kametal. Ito po muli si Bamski Vlog upang magbabahagi na naman sa inyo ng dagdag kaalaman, dagdag idea. Ito'y patungkol kung paano mag-calculate ng offset, yung mabilis na paraan sa pag-calculate ng ating offset. At bago tayo magsimula mga kametal, at kung baguhan pa lang kayo dito sa aking YouTube channel, ay huwag kalimutan mag-subscribe at i-click yung ating notification bell para ma-update kayo lagi sa ating mga bagong videos na upload. I-like nyo na rin at i-share para makatulong naman itong ating video. So tara na mga kametal, start na tayo. So yung ating mga standard na mga elbow mga kametal, yun yung ating 90 degree elbow at saka yung ating 45 degree elbow. Dito sa ating gagawin sa ating mga offset, ito yung ating mga special elbow. So yung ating 25.5 at saka yung ating 67.5 degree at saka yung ating 30-60 degree. So ito yung ating mga special elbow kung sakaling magkakating tayo ng mga elbow na galing sa 90 degree. So sa pagcalculate nitong ating 22.5, yung ating 45 degree pwede nating hatiin at pwede nating gawing 22.5 degree. So kung sakaling magagamit tayo ng 22.5 degree, yung ating offset, ito yung ating offset at ito naman yung ating run, pwede natin i-calculate sa mabilis na paraan nito mga kametal. So unang-una dito tayo sa 22.5 na degree. 22.5, dito naman sa kabila yung ating 67.5. so ito yung ating 90 degree. Ayan, gagawa tayo ng example kung sakaling nagsukat kayo ng kanyang offset, yung kanyang rise. Kunyari mayroon kayong ganyan na nagsukat kayo ng rise niyan. Ayan, simula sa center ng kanyang pipe hanggang dito sa baba, yung kanyang rise is for example is 500. Ayan. Ayan, pwede na natin i-direct yan para makuha natin yung kanyang travel na kaagad. So itong ating 500, ito yung ating offset. Pwede na natin yung i-multiply sa 1 divide sine of 22.5 degree. So yan, kung ito ay 22.5 degree. So ito naman ay 67.5. So pwede na natin yung i-direct dito. So itong ating 1 divided by sine of 22.5, ang equivalent nito is 2.6131. Para mabilis natin makuha itong travel niya, pwede natin itong i-multiply itong 500 times 2.6131 equals, i-calculate nyo lang dyan mga kametal kasi na-calculate ko na ito, 1306.55. So ito na yung kanyang travel. So kung pagsukat ninyo dito sa height sa kanyang offset, kung gusto nyo kuhanin yung travel, i-multiply nyo lang dito sa 2.6131. So ngayon ito na yung ating travel, 1306.55. So ngayon, paano naman kuhanin itong ating run? Yung itong ating run dito. Sa trigonometric function, ito yung ating gagamitin, tan. Kasi opposite nitong 500. Ang 500, i-divide lang natin yan sa tan of 22.5. Yan, makompleto nyo na kagad itong ating set ng ating 22.5, 67.5. Yan. So yung answer nito is
1,207.10. So ito na yung ating run dito. So 1,207.10. Ang ganyan lang yung ating pag-calculate ng ating 22.5. So hindi na natin kailangan na hanapin pa yung dalawang given dito para makuha natin yung travel. So kung magsusukat kayo, magmamanual sukat kayo, kung ano yung ating sukat dito sa ating offset sa 500 at gagamit kayo ng 22.5 degree na elbow, so i-direct nyo nang i-multiply yan sa 2.6131. So makukuha na ninyo yung travel. At para makuha ninyo yung run, i-divide nyo lang yung ating 500 sa ton of 22.5. Yan. So ito na yung kanyang answer. So paano naman kung mayroon na kayong ang kinuhanan nyo ng sukat itong ating travel? Kunyari ito 1,306.55. So i-divide nyo lang, sa constant offset na 2.6131. So ganyan lang. So paano naman mga kametal kung ang given niya is ito yung kanyang offset. Ang given niya dito is nasa run. Yung ating run, kunyari itong ating run is 1,500. So itong ating 1,500, i-multiply nyo lang sa 1 divided by cos of 22.5. Yan. So yung answer niyan is ang equivalent sa 1 divided by cos of 22.5 is 1.0824. So yan yung ating equivalent sa ating 1 divided by cos 22.5. Kung sakaling yung given niya isa run lang, wala pa yung offset, ito lang yung sinukat ninyo. So ito ay 22.5 din. Ayan. 67.5. So itong answer nito, para makuha natin itong travel, itong 1,500 i-multiply nyo lang dito sa 1.0824. So 1,500 times 1.0824, so equals 1,623.6. So yan na yung ating travel. So 1,623.6. So paano naman natin kukunin itong offset? So itong ating offset, yung ating constant na 2.6131, i-divide lang natin itong travel sa 2.6131. So 1,623.6 divide 2.6131, so equals 621.33. So ito na yung ating offset dito, 621.33. So kung given nyo ay dito, i-multiply nyo lang sa ating 1.0824. So yan na yung ating travel. So kung dito naman, kung ang given natin is travel, yan, i-divide nyo lang dito sa ating 1.0824. Sa mabilis na paraan, itong ating 1.0824 sa pagkuha ng ating run. Yan, kung ang ating given is yung ating travel. So ganyan lang yung ating pag-calculate sa ating 22.5 at saka yung ating 67.5 degree. So doon naman tayo sa ating 30
60 na offset. So ito ay 90 degree din dito. So gagamit kayo ng 90 degree. So ika-cut nyo ng 30 degree. So paano natin i-calculate itong ating 30-60? Erase muna natin to. Ngayon, meron tayong pipe na ganun na naka-offset na ganyan. So ito yung ating offset. Ito yung ating run. Ito yung ating 30-60. So kung sakaling magsusukat kayo doon sa ating site, nasukat kayo ng ating offset. For example, yung ating offset dito is 250. So mm lang ating gagamitin. So 250 sinukat nyo. Ngayon, paano ninyo makukuha yung ating travel na hindi na kayo gagamit ng ating trigonometric function? Kasi alam na natin yung ating degree dito is 30 degree. So kung mayroon na kayong given dito sa offset na 250, i-times 2 nyo lang yan para makuha ng ating travel. So times 2, 250 times 2, so 500 yan. Yan. So paano naman dito sa ating run? So sa pagkuha ng ating run, itong ating run is square root of 3. Yan. Itong ating 250, i-multiply natin yan sa square root of 3. 250 square root of 3. So ito na yung ating run dito. So paano natin i-calculate yan? So dyan sa inyong calculator, 250 square root of 3. Ayan. So yung ating equivalent sa square root of 3, ang square root of 3 natin is equivalent sa 1.7320. Yan yung ating square root of 3. So pwede rin ninyong 250 times 1.7320. So para mabilis, 250 square root 3. So lalabas na yung answer niya kahit hindi niyo nalagyan ng times, 250 square root 3. So yung answer nito dito sa ating run, 433. So okay. So paano naman kung ang given nyo is 433 yung ating run? So itong ating 433, i-divide nyo lang yan sa ating square root of 3 or yung ating 1.7320. So ang lalabas nyan yung ating offset. Yan. At kung ang given naman natin is itong ating travel is 500, wala pa tayong given dito sa ating offset at saka run, at gusto nating kuhanin itong ating offset. So i-divide 2 nyo lang yan para makuha nyo yung offset. So 500 divide 2. So yun yung ating 250. Itong ating offset. Kailangan muna nating kuhanin muna natin ang ating offset bago natin makuha itong ating run. So napakadali lang i-calculate yung ating 30-60 degree sa paggamit ng ating elbow. Yan. Kung gagamit tayo ng elbow, dito ay 30, itong ating horizontal line degree is equivalent sa 180. Yan. Kung i-minus natin yung ating 30 degree is equals 150 degree. So ito yung ating 150 degree. So dito din plus 90, so 150 degree. So yan yung ating 30 degree. Kung mag-miter naman kayo ng 30 degree, so bawat side niya is sa 15 degree. So pagka idikit nyo na yan, ay yan na yung ating 30 degree. So dito sa ating 22.5, yung ating 45, hahatiin nyo, yun na yung ating 22.5. So sa degree naman niya dito, sa degree niya dito is
180 minus 22.5 is equals 157.5. So ito yung ating gagamitin na elbow, itong ating 157.5. So yan yung ating 22.5. So dito naman plus 90 is parehas lang sila, 157.5 and 157.5 degree. Yes. So ganyan lang mga kametal, I hope na sundan ninyo yung aking mga explanation, at I hope magamit ninyo someday itong ating pag-calculate ng ating offset. So kailangan nyong i-take note na lang nitong ating mga direct na formula, yung ating mga constant sa ating square root of 3, yan 1.7320, at saka yung sa ating 22.5 na 2.6131 sa ating offset, at saka sa ating run naman is yung ating 1.0824. So para mapabilis na ninyo inyong pag-calculate, hindi na kayo gagamit ng ating trigonometric function. So yun lang mga kametal, I hope mayroon kayong natutunan sa video na ito. At bago tayo magtatapos mga kametal, kung hindi pa kayo nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, ay huwag kalimutan mag-subscribe at i-click yung ating notification bell para ma-update kayo lagi sa ating mga bagong videos na upload. So yun lang mga kametal, maraming salamat sa inyo at mabuhay po kayong lahat. God bless. So bye bye.